Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po'y ating ipinagdiriwang ang pinakamahalagang araw sa ating pananampalataya, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumaong. Natatanging panalangin para sa ating mga pamilya upang ang pagkakaisa at muling pagkabuhay ay mamalagi, mamayani sa ating mga puso at damdamin. Gloria in excelsis Deo. Pinagmumuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kahulihan, pangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, mugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak na Ama. Sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitan asa. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanaga ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang marangal si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapabagaling sa lahat ng pinahirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay pinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pangunay, pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang tinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ang lakas ng poon ang siya nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Ang batong natakwil na nangatatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito ay nagpamalas ay ang Panginoon Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Colossas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo.
Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo, at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makahahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasa saad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Uli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana.
sa mga patuloy na nakakaisa natin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at sa mga Karatig lalawigan. Sa palagay niyo po, bakit ka nabuhay sa mundong ito? Yun po ba ay natanong nyo na sa inyong sarili? Bawa sa marami sa atin ditong maya-maya ay gagraduate na sa buhay na ito. Natanong nyo sa inyong sarili, bakit ako naririto sa buhay na ito? Sa mga kabataan na madalas magtanong kung para saan sila, tanungin ang sarili, bakit ako naririto sa buhay na ito? Bakit ako nabuhay? Ang mahirap po ay yung namatay ka na hindi mo alam kung bakit ka nabuhay. Dahil si Jesus, sabi sa mabuting balita, kailangang mabuhay si Jesus. Bakit? Kung si Jesus ay hindi nabuhay, wala tayong kaligtasan. Hindi magkakaroon ng katuparan ang dahilan kung bakit siya dumating sa mundong ito. At ano iyon? E di yung tayo iligtas sa kasalanan. Yun, maliwanag yun kay Jesus. Siya'y nabuhay para maligtas ang tao sa kasalanan. E ikaw, bakit ka nabuhay? Para pasamain ang loob ng aking mga magulang. Bakit ka nabuhay? Para laging galitin ang aking asawa. Bakit ka nabuhay? Para laging ichismis ang aking kapitbahay. Ay, nakakalungkot na katotohanan yan. Yung pagka namatay ka ay maaalalang, ah, oo, namatay na nga ika. Yan yung presidente ng Marites sa chapter dito sa ating barangay. Yan ika yung kabit ni ganito. Ah, oo, yan yung nagnakaw noong isang araw. Sapat na ba sa inyo na yun ang dahilan kung bakit ka nabuhay? Ah, namatay na ika sa ganito? Ah, oo, yan yung maligalig naming kapitbahay. Yan yung walang ginawa kundi magtatalak hapon at gabi. Ay, nakakalungkot. Ibabalik ko ang tanong at ito'y para sa ating lahat. Habang ito'y pinaghahandaan ko kagabi, ang sabi ko'y, ako ba'y nabuhay para maging pari? Kayo ba'y nabuhay para maging tagapaglingkod? Kayo ba'y nabuhay para makasimba sa pambansang Dambana? Sapagkat, mga minamahal, iisa ang hamon ng muling pagkabuhay ni Jesus. At ano iyon? Yung tayong lahat ay maging saksi na siya'y muling nabuhay. Sa mabuting balita, ang sabi dito ay tumakbo si Pedro at ang minamahal na alagad. Alam nating si Juan ang minamahal na alagad, pero sa bahaging ito ng kasulatan, hindi pinangalanan ni Juan kung sino ang minamahal na alagad. Ang sabi doon ay, ang naunang alagad ay hindi pumasok. Tapos pangatlo, at pagkatapos dumating ni Pedro, pumasok ang alagad na nauna sa kanya. Sabi ng mga dalubhasa, sinadya na hindi pangalanan ng alagad na ito upang ang bawat isa sa atin na saksi sa pagkabuhay ni Kristo ay makita ang sarili sa alagad na ito. Kaya ang bawat isa sa atin, siya ang minamahal na alagad na ito. Ay, anong hamon? Ay, di yung ikaw ay maging saksi sa pagkabuhay ni Kristo. Yun ang dahilan kung bakit ka nabuhay. Para maging saksi ni Kristo. Saan tayo nagkakaiba kung paano natin tinutugunan ang hamon na maging saksi? Sabi ng Aral Batanggenyo, number 37, ika-apat na bahagi
ng pananaw ng Archdiocese ng Lipa, tayo ay mga sumasaksi sa paghahari ng Diyos. Ay paano ka, Father, maging saksi? Kapag ikaw ay saksi, gagawin mo ang lahat para mapatotohanan mo ang na ikaw ay saksi sa tao, sa bagay, sa pangyayari na iyong sinasaksihan. Dangang ibigay mo ang iyong buhay para patotohanan mong totoo ang iyong sinasaksihan. Ay anong ating sinasaksihan? Si Kristo ay nabuhay. Sa palagay ninyo, kapag ka ikaw ay laging mataray, ikay saksi ng pagkabuhay ni Kristo? Kapag ikaw ay madamot, ikay magiging saksi ng pagkabuhay ni Kristo? Kapag ka ikay inggitera, kapag wala kang makita kundi pagkakamali ng iba, sa palagay mo'y magiging saksi ka ni Kristo? Kapag ikay laging magagalitin, sa palagay mo'y magiging saksi ka ni Kristo? Dahil ang pagiging saksi ni Kristo dapat mabait, dapat mapagmahal, mapagpatawad. Abay, wag niyo po nating sayangin ang ating mga ipinagsakripisyo ng 40 araw, tapos ngayong pagkabuhay ni Kristo, galit ka. Halimbawa kayo timping-timpi ng panahon ng Kwaresma, talagang ikaw ay timping-timpi sa pagiging magagalitin, timping-timpi ka sa pagiging madamo, tapos ngayong pagkabuhay, balik na uli. Eh di kayo sayang. Kung kayo naririto sa aking pwesto, napakaganda yung pagmasdan. Napakarami natin ngayon. Isa ito sa pinakamaraming tao sa misa dito sa pambansang Dambana. Ay ang tanong, kayo gay handang maging saksi ni Kristo? Baka iniisip ninyong kapag ka, kayo'y nakasimba, ay saksi na kayo ni Kristo? Kayo'y nakapagdasal, ikay nakapagbigay ng sa buslo, na totoong nakataas pa dahil 1,000 ang iyong ibibigay para makita ng iyong katabi, sa palagi mo'y magiging saksi ka ni Kristo? Tapos pag-uwi mo mamaya sa inyo, galit ka pa rin sa iyong asawa. Galit ka pa rin sa iyong kapitbahay. Hindi mo pa rin mapatawad ang iyong kapatid. Ay anong klaseng saksi ni Kristo iyon? Ang tunay na saksi ni Kristo, mabait, mapagmahal. Kaya naman, ang hamon sa atin ng pagkabuhay na ito, mamaya tayo ay magsasariwa ng mga pangako sa binyag. Kaya wala tayong pagsisisi kanina, tapos babasbasan tayo ng banal na tubig habang hawak natin ang mga nagdiringas na kandila. Yun ay pagsasariwa na sinasabi natin sa ating sarili, gusto ko uling maging saksi ni Kristo. Pero ang katotohanan, mga minamahal, tayo po'y mahihinang saksi ni Kristo. Nagkakamali, bumabagsak, nagkakasala. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil dakila ang pag-ibig ng Panginoong muling nabuhay, kahit sa mga pagkakataong tayo ay nagkakamali, patuloy niya tayong uunawain. Kaya nga tayo nakakadulog sa misa eh. Sabi ng liham pastoral ng arsobispo, ang arsobispo ng Lipa'y laging naglalabas ng liham pastoral tuwing ganitong panahon, tatlong bagay, magiging saksi ka ni Kristo kapag ka ikay nakikiisa ng maayos sa pagdiriwang ng sakramento, lalo na ng binyag at ng Eukaristiya, tulad ng ginagawa natin ngayon. Ikalawa, sabi niya, magiging saksi ka ni Kristo kapag pinasasalamatan mo ang lahat ng biyayang mayroon ka, malaki o maliit. At ikatlo, magiging saksi ka daw ni Kristo kapag ka, tulad ng ginagawa ngayong sinodality ng simbahan, nakikiisa ka sa ibang tao na may pagmamahal at pagpapatawad.
Yun ang tunay na saksi ni Kristo. Kaya anong hihilingin natin sa banal na misang ito? Huwag niyo pong hilingin. Huwag niyong hilingin na mawala ang problema. Huwag hilingin na mawala ang pinagdadaanan. Hindi yan mawawala. Ang tunay na pagiging saksi at sa pagiging saksi natin, hilingin niyo kay Kristo. Mamaya, sa komunyon na ating tatanggapin, sabihin niyo po sa kanya, Panginoon, ako po'y inyong palalimin sa pagmamahal. Ako po'y inyong palawakin sa pag-unawa. Ako'y inyong palalimin sa pag-intindi at sa pagpapatawad. Upang sa kabila ng lahat ng aking pinagdadaanan, ako'y makapagmahal, makapagpatawad, sapagkat ito ang tunay na dahilan kung bakit ako nabuhay. Yung ako'y maging saksi ng iyong muling pagkabuhay sa pagmamahal sa akin at sa aking kapwa. Tayo po ay magsisitayo, ating sisindihan ang ating mga kandila. Iwasan po natin ang pagpapatulo ng kandila, ano po, para po hindi maging madumi ang ating sahig at mga upuan. Habang hawak natin ang mga nagdiringas na kandila ay ating sasariwain ang ating pangako sa binyag. Electric fan, ibang naroon, papatay. Papatay ang electric fan. Pagkasindi niyo po ay ipasa na lamang ang apoy sa inyong mga katabi. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya, tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukalan ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot po ninyo itong tatlong katanungan. Si Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga gawain ni Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga pangaakit ni Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap, makapamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesukristo, at mga tagasunod ng Espiritu Santo, pakisagot ninyo ang mga katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya?
Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan noong tayo'y muling isilang sa tubig at sa Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po'y magbabasbas ng banal na tubig. Kapag tinamaan kayo ng banal na tubig, mag-antanda ng krus, tanda ng pagsasariwa na tayo'y magiging saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Maaari na po nating patayin ang sindi ng ating mga kandila, ating dadasalin ang panalangin ng bayan. Pinupuspos tayo ng galak at pag-asa ng mensahe ng Pasko ng pagkabuhay. Nadarama natin ang tapat na hangaring magpanibagong buhay na may katapatan, kalinisan, pagtatalaga at pag-ibig. Hingi natin sa Panginoon na ang lahat ng ito'y magkaroon ng katuparan. Habang ating idinadalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang sambayanan ng mga mananampalataya ay magbigay saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang patuloy na pagbabagong loob, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang Santo Papa, ating obispo at lahat ng ating mga pinunong espiritual ay magtamo ng kasiyahan
at kapayapaang buhat sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan ay makatagpo ng muling pagkabuhay, ng lakas upang mamuhay ng tapat sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga nasisiraan ng loob sa di masupil na karahasan, paniniil at paghihirap ay makatagpo sa muling pagkabuhay ng kinakailangang lakas ng loob upang magpatuloy sa pagtatatag ng isang matinong lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang tayong lahat ay makatanggap ng pagpapala ng muling pagkabuhay, isang malalim na pagpapanibago sa ating pagpapahalagang moral, panlipunan, pangkabuhayan, at politikal na mga institusyon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, ang kaniningan nawa ng muling pagkabuhay ni Kristo ang tumanglaw lagi sa aming mga buhay at ang aming mga kaisipan, salita at gawain nawa ang magpatotoo sa bagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Hesus Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nga lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya,
Kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Diya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Oh.
kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Oh,
kanya kaputihan. Pag-ibig niya ay tunay naging tapat sinasagawa kong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ang Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una po ay maligayang Pasko ng pagkabuhay sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoong muling nabuhay. Sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Gayon din po'y ingatan ninyo ang inyong mga kasama, lalo na ang mga bata, marami pong tao upang hindi sila mawala. Ikalawa, tuwing alas 7, katulad ngayon at mamayang alas 9, meron tayong inaanyayahang professional sign language interpreter para po sa mga kapatid nating nangangailangan ng sign language, kaya sila'y atin ding inaanyayahang makiisa sa pagdiriwang. Ikatlo, bahagi po ng aming pasasalamat at katapatan sa inyo. Nariyan po sa screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang Dambana. Ikaapat, ngayon po ay one way ang ating daan. Mula sa highway hanggang dito papasok sa atin, medyo traffic. Pakisabihan ang inyo pa mga kakilala na agahan ang pagpunta kung gustong humabol sa ating mga misa. Gayun din po, paalaala sa atin pagpasok nyo ng main arc entrance, tayo po'y may apat na malalaking mga free parking. Ano po? Kailangan nyo makita ang main entrance natin para makapasok kayo sa ating mga free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, yan, ngayon pong 8:30, ating babasbasan at magkakaroon ng grand opening ang ating osteria. Ito po yung ating bahagi kung saan may mga pagkain doon at mga tindahan at pwede rin magsalo-salo ang ating mga bisita doon po sa may parking B. Ito po'y babasbasan ng kura mamayang 8:30 bago magsimula ang ating misa. At bahagi noon, atin pong mahigpit na ipinatutupad ang Clego, Clean as You Go, para po mapanatiling malinis ang ating pambansang Dambana. At mamaya po, pagkatapos ng alas 9 na misa, lalo sa mga kabata, sa mga bata, edad hanggang 12 taon, tayo ay mayroong Easter egg hunting, pray and play. Ano po? Ito po ay para sa mga bata lamang, hindi sa mga nagbabata-bataan. Ano? Okay, mamaya po may mechanics iyan. Ito ay kasiyahan ng mga kabataan, lalo ngayong Pasko ng pagkabuhay. At panghuli, ay yung darating na May 25, birthday ni Padre Pio,
tayo magkakaroon ng car-raffle program sa halagang 500 na ticket available sa paligid ng ating simbahan at sa pamisahan. Naroon din ang ating grand prize at ang ating second prize. Kayo'y mananalo at makakatulong pa kayo sa mga scholars si Santo Padre Pio. Panoorin po natin itong maiksing video. Sa ngalan po ni Father Oka, kami nagpapasalamat, humihingi sa inyo ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain pa sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa, alas 9 ng umaga, after noon ay may egg hunting. Inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isa sa gawa natin ang pagbabasbas ng religious articles. Ano po? Bahagi nito, yung mga kandila na ating ginamit kanina, inyong iuwi sa bahay, huwag naman inyong i-display lamang. Ano? Baka naman yan ay ayaw niyong sindihan at baka maubos. Ginagamit po iyan kapag kayo nagdadasal, kapag kayo may matinding pangangailangan sa Panginoon, sindihan ninyo habang patuloy tayong humihingi ng panalangin bilang mga saksi ng Panginoon. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan at isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magkamit ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang iyong kabanalan at ang aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lolahati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Para po sa mga kailangan pa ng kandila, may mga available dyan sa bandang likuran, magagamit ngayong maghapon. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at maging mapagmahal na saksi ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.